생각이 안 와. 지금 재미있는 궁금증을 못 들어봐요. Hindi ka ba nagtaka na abilis mula August, may medical ka na agad, tapos walang agency? Yung family ko po, hindi alam na andito ako sa Pilipinas. Kasi ano, the time po, nagbayad ko ng placement eh. So, sabi pa Hong Kong? Oo. Sa family ko, hindi po nila alam yung pinagdadaan ko. Yung top na tapata na, what if hindi nga makapag-bail since wala naman. Kaya ka nga mag-abroad kasi kailangan mo po ng pera, di ba? Tapos ganyan pa. So, ayoko pong umuwi doon na, ano, yeah. As much as possible kasi ayoko magbigay ng problem. Especially financial. Ang nasa sinabi nga po na aware ka ba na yung visa na nakadikit sa passport mo is fake? Sabi ko hindi po. Sabi ko hindi po ako aware na fake po yan. Hello, Mahigala. Habang ginagawa namin ang episode na ito, may magandang balita. Nagluluwag na ang sitwasyon ng pandemya. Less restrictive ang alert level 3. Ang mga negosyante, lalo na ang maliliit, ay nabuhayan uli ng pag-asa. People can now move a bit more freely. Malayo pa ito sa ating old normal, pero malaking improvement na. Still, huwag tayong maging kampante. Nasa piling pa rin natin ang COVID-19. Remember, katangian ng mga virus ang magbagong anyo. That's another word for variants. Speaking of bagong anyo, maging ang modus operandi ng scammers, may variants. Parang virus. Ang payo ng doktor para bumagal ang pagkalat ng bagong variants, protektahan ang sarili. Ang paalala namin para hindi mabiktima ng mga bagong scam, if it is too good to be true, it probably is false. Kapag sobrang ganda ng buladas ng kausap, magduda na kayo. Ang problema, Kuya Mon, hindi yan naisip ng complainant natin na si Amor. Dati ng overseas Filipino workers si Amor. Gusto niyang bumalik abroad dahil mas maganda ang pasweldo. May nakausap siyang isang agency na ang tawag ay Best Sole Proprietorship. Sa loob lamang ng 2 buwan mula nang makausap niya ang recruiter nito, meron na agad siyang overseas employment contract at visa. May plane ticket na siya at nasa airport na siya para sumakay ng eroplano. At ito ang talagang nakakabilib. Hindi siya siningil ng kahit na 5. Kahit piso, hindi siya pinagbayad ng kausap niya. Yan po ang bagong variant ng recruitment scam. Ang lumang style kasi, hihingi agad ng pera ang recruiter. Bayad sa ganito, bayad sa ganon, bayad kung saan-saan. Tapos, maghihintay ka. Matagal. Yun pala, hindi ka naman makaalis. Kaibang-kaiba yan sa dinanas ni Amor. Si Amor ay undergraduate ng Bachelor of Science in Information Technology. Marami na siyang naging trabaho sa Pilipinas. Encoder, Customer Service Representative, Sales Agent. Pero gaano man siya magsipag, hindi sapat ang kanyang sinasahod. Per month po yung 17. So
every quincenas, magbibigay ka po ng half sa parents mo. Tapos, let's say, may matitirang 3,000. Budget ko na po yun for the until 15 days ulit. Sa hirap ng buhay, pagtatrabaho sa ibang bansa ang nakitang solusyon ni Amor. Nakapag-abroad siya. First time noong 2019. Domestic helper sa Abu Dhabi. Isang taon lamang ang kanyang kontrata. Noong 2020, balik Pinas na siya. Pahinga lang siya ng ilang buwan. Tapos, alis ulit sa Dubai naman bilang cook. Unfortunately, hindi niya natapos ang kanyang kontrata. Kaya same year, 2020, balik Pinas ulit siya. Nagtrabaho naman siya sa isang clinic dito sa Pilipinas. Minimum ang salary. Malayo sa kita niya sa abroad. February 2021, lumipad naman siya pa Hong Kong bilang domestic helper. Sa kasamaang palad, nabulilyaso ang trabaho niya doon. Hindi siya nagtagal sa Hong Kong. Umuwi po ako na April 2021 din. Okay. Dahil anong nangyari? So, bali, terminated po ako niyan. Mm-hmm. Yun po. And then, that time, dito na po ako dumarin. Nirefer po siya sa kanang kaibig ako din. Nag-aalaga ako ng bata, luto. So, yun po. Dito po ako tumuloy pag-uwi ko ng Hong Kong. Hindi umuwi si Amor sa kanyang pamilya. Naglihim siya. Yung family ko po, hindi alam na andito ako sa Pilipinas. Kasi ano, that time po, nagbayad po ako ng placement. So, sa aming pa-Hong Kong. Oo. 25,000 pesos ang placement fee na ibinayad ni Amor para sa inaplayang trabaho sa Hong Kong. Ang pera ay inutang lamang niya. So, ayoko pong umuwi doon. Na? As much as possible kasi ayoko pong magbigay ng problem. Especially financial. Kasi ayoko pong, kasi may yung nanay ko po may sakit. Gusto niyang mag-akala ang kanyang mga magulang na nasa abroad pa rin siya. Patuloy ang pagpapadala ni Amor ng pera sa kanila. Nasawag ko po dito, tapos nagrarakit po ako, nagtitindak po kanya dito. And sometimes yung boyfriend ko po na tumutulong sa akin. Gustong-gusto ni Amor na makauwi sa pamilya. Pero kung problema rin lang naman ang kanyang pasalubong, lalo na't ayan na ang Pasko, sabi niya, titiisin na lamang niya ang pangungulila. All the while, ang intensyon ni Amor ay makapag-abroad ulit. August po. August. Apply po ako. May paano ka nagka-idea na mag-apply doon? Kanina yung nalaman? Yung ka-work ko po sa Dubai, nag-message po siya sa akin na nag-work siya sa isang agency. Mm-hmm. Nagpapaalis. Sabi niya sa akin kung gusto ka ba mag-apply. Sabi ko, sige te, apply ako sa'yo. May kakilala daw siya na pwede mag-refer. I-refer niya daw ako doon. Ni-refer niya po ako dyan sa nagmangalang Incest Justine. Sabi nitong Incest Justine, tatanggap siya ng 25,000 pesos buwan-buwan. Nag-chat-chat lamang sila sa messenger nitong Incest Justine. Hiningi ang kopya ng kanyang mga dokumento. At ayun nga, walang siningil kahit na piso. Kung walang siningil kahit piso, paano kumikita ang scammer? Yan mga higala ang bagong variant ng virus na illegal recruitment. Nag-message siya sa akin na may tatawag sa'yo, na employer mo, kausapin mo, gano'n po na. So, bali po may tumawag na po sa akin si Madam Amna. Sabi niya, willing ka ba mag-work sa akin? Ano trabaho? As babysitter. Ito yung anak ko, ganyan-ganyan. Tapos, may kasama ka dito ng Pilipina, ganyan-ganyan. And then, nakausap ko po yung magiging kasama ko, si Ate Ruth. Mm-hmm. Tapos sabi niya, okay, dito. Ang sunod na tumawag kay Amor mula sa Dubai ay ang Pilipinang Ira ang pangalan. Hindi tiyak si Amor kung agent ba itong Ira o may-ari ng agency doon. Tapos po after mga ilang days or weeks, sabi niya, pwede ka na pang pumunta doon sa accommodation. Okay. Sabi ko saan po siya, pinangunan nga daw po. May binigay po siyang number sa akin, yun daw yung kontakin ko, yung pangalan po nun Melody. September 5, dumating sa accommodation si Amor. Nakita sila ng personal nitong si Melody. And then, September 10, medical exam na niya.
po, yung isa kong kasama na magpa-medical, sinabihan po nung isa nung ma-Melody na mag-i-swab. Yun po, nung nag-swab siya, kinabukasan, umalis na po yan. Ako, sinabihan niya po ako na kailangan mo magpa-swab ngayon. Or bukas po, mga 12 po, tapos 13 po. O, ano po namin noon, sabi niya, tomorrow yung flight mo. Okay, wait lang. Kapat kita doon. Hindi ka ba nagtaka na ang bilis mula August, medical ka na agad, tapos walang agency? Hindi naman po, kasi nga, ang sabi nga po, yun daw yung pag ex-UAE, ex-approach ka po sa UAE, madali na lang daw kasi mas priority daw po nila yung mga galing na doon. Since refer po sa akin nung kasama ko sa Dubai, yun po yung pinakawa ko, na-refer sa akin yung kaibigan ko. September 14, araw na ng kanyang flight. Maaga silang pumunta ni Melody sa POEA. Mga after 1 hour, may dumating pong babae na nakapote. Nag-usap po sila, sabi niya, mag-online tayo ng OEC mo, kukuha ka ng balikbayan. Siya po yung nagka-type nun. Tapos po niyan pilapan, pinapasok niya po ako sa POAE. Saan mo kinuha yung OEC mo? Sa POAE po. Sa mismong POAE? Sa loob po. Sinong nag-abot sa'yo yung OEC mo sa POAE? Yung nandun po sa counter, mismong nasa loob. Lumalabas na ang babaeng nakausap ni na Amor sa POAE na nag-asikaso ng kanyang OEC o Overseas Employment Contract ay hindi empleyado ng POEA. Nakaputi siya. Parang white lady. Multong bigla na lang sumulpot. Ano po yung ID ng amo, magiging amo ko. So, mga photocopy po lahat yun. Contract, OEC ko, mga information ng amo ko, re-enter, visa. Yung passport ko po, inabot niya sa akin. May huling bilin pa ang babaeng nakaputi kay Amor bago siya pumunta ng airport. Pag nagtanong sa iyo yung immigration, balik magagawa ka. Kasi yan yung bagong process natin since direct-hire kami. Ang pagkakaiba lang, eto, hindi ako nag-PDOS, hindi ako nag-OWA, hindi ako nag... Ano pa ba yun? Nag-training. Eto, shortcut. Shortcut. Okay. Na hindi ka nagtaka. Hindi po. Ang pinahawakan ko yung OEC, records. Na may record ako dito as OFW. Nasa airport na si Amor. Nakapag-check-in na siya. Walang problema. Sa immigration counter na ang sunod niyang pupuntahan. Unknown to her, doon na bubulaga sa kanya ang hindi niya inaasahan. Pagdating ko po ng immigration, ang sabi po sa akin nung nasa immigration officer na kung may OEC daw po ba ako. So, pinakita ko po yung OEC na galing sa POAE. Then sabi niya, sige, pasok ka. Tapos pumasok po ko dun sa isang office. Baliwala kay Amor ang pag-detour niya sa nasabing opisina. Naisip niya, baka huling hirit na lang sa interview sa kanya. Sa opisina, inabutan niya ang maraming babae na gaya niya ay paalis din. And then, the bombshell. Mga sa sinabi na po na, aware ka ba na yung visa na nakadikit sa passport mo is fake? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, hindi po ako aware na fake po yan. Tapos, binigay ko na lang po lahat ng documents. Lahat po ng documents. And then po, nag-interview na po. Peke ang kanyang visa, hindi makapaniwala si Amor. Wala siyang kaalam-alam sa krimen na ipinaamin sa kanya. There must be some mistake, siguro naisip ni Amor. Matapos silang kunan ng salaysay sa immigration office, ipinasa naman sila sa Interagency Council Against Trafficking. Interrogasyon na naman. Halos 20 silang Pinay na nasa isang predicament. Sinampahan si Amor ng kasong Violation of Philippine Passport Act of 1996. Kasama niya sa kaso si Linda, taga Leyte, dati ring OFW. 3 buwan pa lamang na kapapanganak ni Linda. You can just imagine,
kung anong sakripisyo ang tiniis ng mga babaeng ito. Mabuhay lamang ang kanilang pamilya. Pagkatapos, bibigtamahin pa sila ng halang ang kaluluwa. Nag-stay po kami doon, ang sabi, mag-antay lang kami ng interview ng NBI. Paano yung mga food nyo? Provide po lang, may mga delata po, mga ano. And then, okay naman po kasi that time, may mga DSWD na nagpunta doon. Nag-interview din sa amin for sabi ng anti-human trafficking tulong. Nag-abot po ng tulong sa amin, nag-delay ng kapresistan. September 20, Kuya Mon, sa opisina ng NBI International Airport Investigation Division, inimbestigahan na naman sina Amor, nag-fingerprint at kinunan ng mugshots. Anong nararamdaman mo nun? Hindi ko po ala. Ano? Sabi ko, ah, baka yan lang. Makailangan lang for investigation. Pero wala na akong idea na bakit ganun. Wala talaga as in wala na. Matapos silang papirmahin ng consent for online inquest, dinala na sila sa NBI Detention Center sa Manila. At that moment, na-realize ni Amor kung ano ba talaga ang nangyayari. Preso na siya, gayong wala naman siyang ginawang masama. Mga kaibigan, alam ko ang pakiramdam ni Amor. Once upon a time, naranasan ko na rin ang makulong. Iba lamang ang circumstances namin. Si Amor ay nakulong dahil sa isang bagay na wala siyang kaalam-alam. Ako dahil sa isang bagay na bahagi ng aking trabaho bilang media practitioner. Parang ano ka? Siyempre yung criminal ka na. Kung gusto mo magtrabaho. Tapos ikaw yung nagsasuffer. Sa idea na hindi mo alam. Ni minsan ay hindi sumangkot sa gulo itong si Amor. Trabaho lang ang inaatupag niya para sa kanyang pamilya. Ano na po kami nun sa San Lorenzo, sa Manila, para mag-swab. Yun po, naka-orange ka, naka-poses ka. Yung pinusapasan. Kami po nung tatlo, para po kami maaasok. Para po kami mga tanga nag-iiyakan. Kasi gusto na magtrabaho, kasi doon kami napunta. Sa family ko, hindi po nila alam yung pinagdadaan ko. Yung natatapa ko na, what if hindi nga makapag-bail since wala naman. Kaya ka nga mag-abroad kasi kailangan mo po ng pera, di ba? Tapos ganyan pa. Matapos ang dalawang linggo sa bilangguan na eternity para kay Amor, nagbaba ng resolusyon si Senior Deputy Prosecutor Dolores Rillera ng Pasay City. Pinalaya si Amor for further investigation. September 28, sinundo si Amor ng kanyang Good Samaritan Employers na taga Pasig. Kailangan ni Amor ng abogado. Agad kaming nakipag-ugnayan kay Attorney Presida Acosta, jefe ng Public Attorney's Office. Pinaki yung kanyang visa. Nakasuhan na pagkatapos na inquest pa, na-release for further investigation, pero kailangan niya ng abogado. Sige, bibigyan namin sa iyo. Para may abogado sa kasama, tatawagan mo sa kanya ng director ng FBI. Oo. Correct. That's right. Nagduda ang piskal dito. Kailangan pa rin ng may abogado ito eh. Mga wala namang kailangan magbayad. Sige, salamat. Sa tulong ng PAW, nakapag-submit ng counter affidavit si Amor sa Prosecutor's Office ng Pasay City. Now, back to my question, paano kumita ang scammer kung wala namang binayaran si Amor? Lumalabas, Kuya Mon, na ang naperahan ay ang prospective employer ni Amor sa Dubai, si Madam Amna. Because she said that you already paid money to the agents, is that right?
I already paid, I already worked for her visa, I already did everything. Now I am not contacting anymore with this agency. Yeah, that's why okay, we're that's I'm why just waiting. Tinawagan din ni Karen ang agency na siyang nag-asikaso ng deployment ni Amor sa Dubai. Todo tanggi ang agency sa lahat ng masamang sinapit ni Amor. Na nakasuhan po ng immigration at ng NBI dahil sa fake na visa. No, hindi po fake yung visa niya. Doon, ano po ba ang paliwanag niyo tungkol doon? Actually, pinadala ko siya na employment visa. Mm-hmm. At saka labor contract. Tama naman yung pinadala ko sa kanya. And second, mayroon kasing nag-offer dyan sa PUAA na ma-issuance siya ng OAC na mabilis. Mm-hmm. So, pinadala ko doon yung visa niya at ewan ko kung anong nagawa nila. Po, so, ibig sabihin, Miss Ira, may posibilidad na nagkaroon ng problema dun sa taga-POEA na nakausap nila? Nagbayad ako actually na dyan sa kanya. Hindi ko na siya makontak. Magkano po ang binayad niyo dun sa ano na yun, sa tao na yun? 60,000. 4,000 dirham. Actually, nabiktima din ako. Hindi ko na siya talaga makontak. Komplikado ang scam na ito, mga kaibigan. Pero kailangang alamin ito ng mga otoridad. Wala itong iniwan sa isang misteryosong variant ng COVID-19. Anong panawagan mo sa ano, sa mga kinauukulan? Na ma-prove na wala po kaming kasalanan, na inosente po kami, na biktima kami, and dapat po managot din yung dapat managot yung gumawa sa amin. Tulungan po nila kami na naiayos lahat. Hindi lang naman po ako yung biktima. Yung nagiging amo namin na nagbabayad ng kung sobra-sobra pa nga ata sa binabayad. Sa istorya ni Amor, naalala namin ang mga OFW na naging biktima ng human trafficking sa Syria. Marami sila. Napakarami nila. Ang kaibigan, hindi kaya ang nangyari kay Amor at sa iba pang gaya niya ay isa na ring pandemya. Kuya Mon, sinubukan natin makapanayam ang Inter-Agency Council Against Trafficking o IACAT pero tumanggi sila. Gayunpaman, makikipag-coordinate daw sila kay Amor para sa kung anumang tulong ang maibibigay nila dito. Dahil sa karanasan ito, nawala na ang drive ni Amor na makipagsabalaran sa ibang bansa. Dito na lamang siya sa Pilipinas. Ang gusto na lamang niya, madismiss ang habla laban sa kanya. At Diyos na ang bahala sa mga susunod pa. Papalapit na tayo sa araw ng Pasko. Lahat tayo ay umaasa, patuloy na sanang bumuti ang ating kalagayan. Sa malaking bahagi, ang dasal na yan ay nakadepende sa bawat isa sa atin. Hanggang sa muli, mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat o mabuhay. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Anong tingin nyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!